Halo, 안녕하세요. 어떻게 하십니까? 하이 가이즈. Good morning mga meses. So ngayon ang aming last day dito sa Clock Tower. Pauwi na kami mamaya. Pero ngayon din yung event ni Haraba sa SM MOA. So ngayon, excited na kami. Although napakaaga namin nagising. Ayan, tingnan nyo naman ang bihis ng lola ninyo. Oh, ka-formal yan. So ayun. Oh, may zombie. Zombie alert. Gray. So ayan mga meses, naka-prepare na tayo at ready na tayong pumunta sa event na dapat nating puntahan sa araw na ito. Pero bago ang lahat, meron ako ipepresent sa inyo. The one, the only, ang opa ng bayan. Wait lang. Oh! Hello, annyeonghaseyo. Otoke, odorida. Ang tagal may practice yun. Otoke, odorida. Tama ba yun mga meses? Tama ba yun? Tama ba yung pagka, oh baby. Tingin, ganito ka nga Brad. Tapos ngiti ka. Ngiti! Eh, ting natin dito si Gojun Pyo. Ting! Baka mabas ako. Ganyan. Sabi nila, hindi naman eh. Grabe naman yung pagkaanyong ng looks mo today. Ganyan sa'yo. Atoke modunida. May M eh. Modunida ba? Modunida. Atoke modunida. Annyeong. Annyeong, Ajusi. Ajuman. Opa. Ang opa ng ba? Ay, grabe naman yun. Sayo na nga mga meses. Kamu ba, nag-aaral ako ng mga sasagutin ko dito sa... Sayo na nga mga meses. Ayun, nagpe-prepare nga si Harabas. At mamaya, ipapasilip natin sa inyo yung mga kaganapan doon sa... Matuke, modunida. Ayaw niya na tumigil. Ano ba? Turuan niyo pa ako ng Koreano. Wala rin nga kaming alam eh. Basta ganun, baka mapagkama lang ang Koreano doon. Sa inyo mga meses, maya-maya lang. Ay, babiyahe na kami. Hi, Gray! Si Gray po ay dinampot lang namin sa higaan. Binunot sa higaan. Haroy! Nakapagtulog pa yan. So ayan mga meses, nandito na kami sa MOA at hinahanap lang namin yung entrance ng music hall. Tanong kami kanina kay isang security guard. At ito palang maraming tao. Wait lang mga meses. So, ayan. Sige, Jess. Yan ay entrance din papuntang... Music hall.
music hall. Pero si Harabas, iba yung entrance niya. So, yun yung hahanapin namin ngayon. So, sa seaside tayo, sa seaside. Sa seaside. Sa bali yan, mga ano din, mga audience. Yun yung may nagko-cover na. Itong mga business. Mga business owners yung mga business yan. Owners at mga OFW. Ayan, OFW. Tama. Tsaka may mic, mga micro-business. Sila yung mga guest. Ang dami. Ano to? Blockbuster? Dahil pa ng tao. Mega Blockbuster. Uy, hanggang sa dulo oh. Ayan, ayan, ayan. Sige, pasadahan natin dahil ang dami palang ano, tao. Kailangan ng gapon. Grabe, hanggang doon. Medyo may ikot ng security. Ano yung mga yan? Mga pa yung sila pumila. Dami. Oh, grabe, ang ganda. Oh, paikot pala itong ano, yung building. Paikot. Iba dyan na nagbe-breakfast. Grabe, tayo nga, di ba nag-breakfast eh. Oh. Aga natin umalis sa hotel eh. Dito na kami. Ni Oppa. Oppa! Nyang! Nag-breakfast na kami. May free na breakfast dito. At siguro in 45 minutes mag-start na yung program. So, sama nyo kami. The theme, Kabuhayan, Kinabukasan at Kaagapay ng Pamilyang OFW, brought to you by Philippine Center for Entrepreneurship. Go! Negosyo! Kahit ako mismo, Mia, gusto kong makilala natin mga makakasama ngayong araw. Alam mo ba, Mia, some are even former OFWs turned successful entrepreneurs. Yes. Tama po, may nabing po tayo kanina, galing siya ng Japan at talagang na-inspire lang ngayon. Dito na siya sa Philippines. Wow, that is amazing. Yeah, thanks to their grit, dedication, and perseverance, nakamitin po nila ang pag-asenso. Yes, you got it right, Pepo. Mag-selfie po kayo, mag-lumi po kayo, at kaminin yung pag-asenso. Let us welcome the man who has the passion and desire to free the Filipinos from poverty through entrepreneurship. Ladies and gentlemen, Konegosyo founder, MSME Development Council Vice Chair, and Private Sector Advisory Council, Lead for Job Sectors,
Mr. Joey Concepcion! Pasensya na sa mga tao na naghihintay kahit sa likod, no? Masyado maraming tao dumating dito mula 5 a.m. in the morning. Mahaba na rin ang pila. So, we're doing our best to try to speed up the registration. Sinabi ko kay Mina, yung executive director namin, dapat bilisan. So, tutulong sa mga tao katulad nyo, mga micro, small, and medium enterprise, at mga OFWs. Marami talaga siyang fans, pero may mga ibang influencers tayo dito na sikat pa rin. Pwede kayong maging isang small laude. Kaibigan ko lang siya dati. Medyo borok ng kaibigan ko yan, no? Pero medyo naswerte siya sa pagiging isang influencer kasi unique ang ginagawa niya. So dadating siya mamaya at tuturo rin siya para sa mga entrepreneurs dito. They are the content creators. Sila mismo ang nakre-create ang content sa TikTok at all the other platforms in social media. So that is something that you have to learn to help you in your business. So you are able to promote your own product. If you will hire an influencer, kung makakilang ilusin nyo, makakaya nyo. Von inspiration of the founder of One Shared World Philippines and Dean of Life Skills Program in St. Clair College. Mga kwalipasyantes, walang pangkulat na rin kasamang hiyo. Good morning to all of you. Are you happy you're here? Okay, so palakpakan natin bawat isa. Palakpakan natin si Ginoong Joey Concepcion na nakilala ko. Okay lang umibig. Umibig ka. Binigay mo lahat. Hindi kayo nagkatuloyan. Umiyak ka ng emosyon niyan, masakit dyan. Pero hindi ka pwede umiyak ka ng panahon. Kailangan mag-move-on ka. Maray mo, hindi para sa iyo ang mag-move-on. Subukan mo naman ang journey. Subukan mo ang French Baker. Maray mo, manigala ka pala sa Indian Burger. Buy one na, take one pa. Maray! Very first time we're seeing each other in person. Just like you are so excited na nandito kayong lahat. Hello! Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Ang negosyo ko ay Orispa Spa Solutions. Ito po ay mga produkto na galing sa Darak. Tinatawag natin Darak. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay si King, si Malimoko. Magandang umaga po sa ating mga bagong bayani. Ating po mga OFW. Ako po si Dolly Martinez. Ako po ang representative ng MAR MRI. Kung hindi po kayo familiar sa MAR MRI, kami po yung one of the biggest microfinance dito po sa ating sa Pilipinas. Ano po? Ako po si Ron Chutem Chantani. We run a business. Yung business namin po, Esquire Financing. We've been in the financing business 50 years na po. Hindi mo nag-invest, hindi ka nag-upgrade sa sarili mo. Tama. Naniniwala ba kayo? Na mahirap gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Mahirap mag-drive pag hindi mo alam. Tama. Mahirap mag-swimming pag hindi mo alam. Tama. Mahirap mag-negosyo pag hindi mo alam. Tama, mali. So, anong solusyon? Pag-aralan mo. Pag natuto ka, madali na. Ito lang, ha? Sino sa inyo gusto mag-negosyo? Pakitaan sa mga naman. Pero sino sa inyo ang takot na mag-negosyo at takot malumi? The reason why takot ka, kasi hindi mo alam.
Pero pag natuto mo na at kumikita ka na, hindi ka na matatakot. Agree? Yes. Kaya nga napakahalaga ng dual negosyo, 17 taon na po siya. Joy Conception. Palakpakan naman natin ng dual negosyo. Lakasan naman, come on! Nagbibigay sila ng libreng edukasyon. Tama ba din? Tama! So ito po, bakit? Bakit po kailangan marunong ng pera? Sa totoo lang, sino sa inyo ang apektado ng pandemic March ng 2020? Ang kamaganda niyan, masukan mo sales, penta. Sino sa inyo mahilig ng penta? Ito lang kagandaan sa penta, puhunan mo laway. Ang naubos ang laway, inom ka isang basong tubig, bawi ang luna. Agree? Yes, yes. At saka para sa mga tao na sabi, ay, gusto ko mag negosyo pero ayaw ko magbenta. Saan ka nakakita ng negosyo na walang benta? Di ba, sir? Pag negosyo walang benta, ito tawag doon. Okay. Nagigets nyo? Kaya kailangan magbenta magbenta. Pasok mo na kayo sa ano? Direct selling, real estate, insurance. Kasi yung mga yan, walang puhunan. FYI, italang po. Lalo na sa mga first time na magne-negosyo. Sino sa inyo? First time magne-negosyo. Ay, huwag na huwag niyong umutangin ang pera para mag-negosyo pag first time. Bakit? 90% chance na malulugi ka. Ipong ka kahit konti, dito pang negosyo mo. Just in case na nalugi, na wala lang principal, wala kang mabayaran ng interest. Paliwanag mo ba? Pangunguta ka lang, pagka may proven system ka lang. Kunyari, lumalaki na yung negosyo mo, kailangan ng kapital. Pangunguta ka, kasi pero nang may bilhin. Nasusundan niyo ako? Yes or no? To the point, pag marami ka ng pera, pwede ka na matutong mag-ano, mag-invest para palaguin. Para mas maintindihan niyo ito, isang mabilis na story ah. Meron ako isang friend na accountant. Tapos ang sweldo niyan. Tinanong niya anong gagawin, anong daw pwede niyang gawin. Sabi ko, anong alam mo? Accounting. Sabi ko, di ano ka na lang, mag-bookkeeping. Alam niyo yung bookkeeping? Yung parang mag-aano sa mga small businesses. Ako isang ano niya, kliyente. Pinabayaran ko siya 3,000 a month, 1995. Umabot na 10 kliyente, 30,000 naman extra. Tinanong mo na, sana mas malaki income mo? Trabaho o self-employment? Sagot sa akin, self-employment na. Tinanong ko, bakit di ka na mag-resign para mas lalo kong lumaki income mo? Sagot sa akin ito, sir, nagpapasok ko ng basket para magdagdag, hindi para magbawas. Gets nyo? Huwag kayong mag-resign agad, hintayin mo munang lumaki. To the point, dumami na yung kliyente niya, wala na siyang time. Ano po ginawa niya? Nag-hire na siya ng ibang accountant to work under him. May negosyo na siya. May firm na siya. May partner lang siya. Dumami yung pera niya, ano ginawa niya? Nag-invest na siya. Saan? Sa lupa. Saan? BGC, Makati. Wala na siyang ganun kalaking pera. Pero palaisdaan, taniman, nagigets niyo. So ilan ang income niya? Apat na. Maliwanag? Atin, tanungin natin sa sarili. Alam mo, ito lang ha, maraming mga mentors nito, ang mga nakakausap ko, mga secret billionaires, hindi ha, hindi me, billionaires. At nagtataka ako, ba't sila kumikita ng 1 million sang araw, 10 million sang araw, kita, ibibenta, kita. Pag may namimit akong tao ganun, alam mo, challenge ko sa sarili ko, gusto niyo malaman? Yes or no? Kasi meron siyang alam na hindi ko alam. Meron siyang ginagawa na hindi ko ginagawa. Tama mali? Tama! So dapat ang challenge, kailangan alamin ko, pag-aralan ko, at gawin ko. Minsan, may nakita ko mga bata naglalaro bahay-bahayan. Oo, tatay, ikaw nanay. Oo, tapos nagluluto na si nanay. Diba? Oh, anak, yung saan kakalaro niya? Punta ka ng tindahan, pumunta ka kaya ko. Laro ka, laro, yun ang usapan. Hello. Hi. Seryoso, gusto niyo buminhawang buhay niyo.
yes or no? Yes! Kailan ang sinabi natin na matuto tayo gumawa ng pera at humawak ng pera para pagdating ng panahon, hindi na natin kailangan mag-utang. Agree? Yes! Yes! Palakpakan po natin sa Chicky Town! Oo. So guys, may natutunan kayo, yes or no? Gusto niyo pa bang matuto? Yes or no? Yes! O, sundan niyo na lang ako. Sundan niyo na lang ako. Sa Facebook, sa YouTube, at sa TikTok. Yes! Sino sa inyo sumusunod na po sa akin? Pakitaas sa mga kamay. Yes, ako! FYI. Ito na sabihin ko po sa inyo. Only intelligent people follow me. Oh, yeah. Ah. Buti na lang. Ngayon naman po, we are once again na-inspired sa inyong pong, mga beautiful, beautiful. you're so beautiful. Nakitiwala ko pa kayo maganda po si May? Wala, ako pa po yung nag-yes. Palang-palang kayo sa amin maganda po si May. Oo, yan ay salamat po. Kasi mo si Michelangelo na po palang-palang. Medyo unahan na skip na parang busog tapos yung iba nagpo lang kaya na Sir Chiki, thank you so much for the thank you Sir Chiki. We will now turn you over to our next floor of moderator. She's a news anchor by Vegan and TV host. Let's give a big hand for Michelle. Amerika po. Ang nanay ko rin po nagtrabaho sa Taiwan naman. Pero at the end of the day, kahit may opportunity tayo sa labas ng bansa, there's no place like home. Uuwi at iuwi tayo sa pamilya. Kaya nakaka-relate po ako sa inyo mga kapatid. Miss Zara Juan. Miss Jacqueline Gutierrez. Japan, yung paggawa ng EcoBag, which is back in 2005. At gumawa po ako ng mga katsabag na in-introduce ko po dito sa mga friends sa Manila. Yung short story po nun, yung paggawa ko po at pag-follow ko ng aking advocacy na makatulong sa kalikasan. Ako po si Jack Gutierrez. Meron po akong dalawang friends. Isa ay Happy Skin Cosmetics. Yung isa ay BLK Cosmetics. Actually po, yung po medyo kaparehas din kay Zara. Nagtatrabaho po ako noon sa isang corporation as a marketing. BLK Cosmetics now is much more distributed inside Watson's and other SM department stores para mas maraming tao makasubok ng Filipino-owned brand na mapaproud tayo as Filipinas na tayo yung gumawa. At di ka dito, abot kaya at napakaganda ng quality ng cheeks. Thank you. Po
level ka na. 1 million followers! Woo! At lahat naman po tayo ay pwedeng magsimula ng sarili nating YouTube channel. Pero syempre, sa dami na rin ngayon. Ano? Paano mo sinipulong? Ano ba ito? Tama. Talagang inisip mo na, ah, papasok na YouTube para pagkakitaan or nagkataan lang na talagang nag-viral. Simulan ko po ng ano, actually, former OFW po ako. Ako po ay isang accountant, kami po ng misis ko sa UAE. And then, dumating na yung time na kailangan na namin for good sa Pilipinas. And for the past 10 years, ako po ay accountant. So, parang burnout na ako sa trabaho. Hindi pala yun yung passion ko. Yung magtrabaho sa apat na sulok ng opisina, hindi pala yun yung gusto ko sa buhay. Kumbaga, sabi ko, kung uwi kami ng Pilipinas, I need to find something na wherein ginagawa ko yung passion ko, ginagawa ko yung kung ano yung gusto ko, and at the same time, magkakaroon ako ng compensation by doing what I love. Diba? So yun po yung doon po ako nag-start. And then, pinlan ko na, nasa UAE pa kami, pinlan ko na mag-YouTube 5 months before kami uwi. And then, pag-uwi namin, sinimulan ko po yung pag-YouTube. So, umpisa, sobrang hirap. Kasi ang hirap mag-inam views, kailangan mo maki-message sa isa yung mga friends ko, yung mga kamag-anak mo, na please subscribe and manood mo kayo, maganda to. Pero wala, diba? Mag-inam ng views. Until, pero hindi ako tumigil, hindi kami tumigil. Dire-diretso lang. Tapos, yun, nagkaroon kami ng mga solid na subscribers na talagang finalo kami. After 7 long months, bago po kami naka-receive ng unang salary namin sa YouTube. And by that time, wala po ako ibang trabaho. Talagang sabi ko, gusto ko ito yung mag-succeed, itong linya na to. So marami na po akong pinasok lagi na line and fail. Pero sabi ko, sa pag-YouTube, dito ko gustong mag-excel. And then, nagtuloy-tuloy after 7 months, pumita na kami. Tapos nagtuloy-tuloy pa rin. And just recently nga po, na-reach na natin yung 1 million subscribers sa YouTube at 300,000 followers sa Facebook. And then, this month, actually simulan na lang mag-release din ang mga damit. And by this month, I'm happy to announce na magkakaroon po kami ng sariling clothing line ang Karabas Apparel. Pero meron yung fire. Yung gusto ko talaga. Alam ko, naniniwala.
naniniwala ako sa sarili ko na para sa akin mag-negosyo. Pero nakita ko nga, because wala akong training, wala akong knowledge about it, basta sabak lang ako ng sabak. Pero, kaya ako biglang ngayon naging wise na misis. Sa halagang 3,000 pesos, nasimulan ko yung pagtutuyo ko, yung negosyo. So, 3,000 pesos lang yan. Hindi ko naman alam o na-imagine na aabot siya nationwide and worldwide. Parang wala lang, trip ko lang magluto. Marami naman sa atin, especially mga babae, mahilig magluto, di ba? And then eventually, actually, itong time na yun, bago ako magnegosyo, gumawa lang ako ng grooming tuyo sa bahay. Tapos sabi ko sa asawa ko, Dad, tikman mo to, yung mga pangitang shoes. So parang okay, hindi mo siya sa presentasyon. Sa pag-uwi ko ako nakakakita ng gourmet tuyo that time. Mahilig lang ako sa tuyo, yung piniprito ko ito. Tapos kamay, tapos talo, tapos kamay. Ganon na yun. Tapos nakatakas ang paa. So, ayan, susukan sa tabi. So yun, nag-uwi ko ng gourmet tuyo because yung brother-in-law ko, mahilig sa gourmet tuyo. So, buwa ako. Naghimay talaga ako. Ang sakit talaga niya. So, isang kilo yung hinimay ko. Sisinga ako ng isang grabe, isang kilo. But anyway, yes. Wala pala sa oras. Hindi ko alam kung na-awa sa isa. Ubo.